Nang makita ni Mateo ang mukha ni Ella, ay agad niya itong sinunggaban ng halik. Napakapit si Ella sa braso ni Mateo dahil sa sobrang agresibo ng pagkakahalik nito. Hapit na hapit din ang pagkahawak ni Mateo sa... Bago ka pa lang sa channel nito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo ay kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, binisita si Mateo ng kaibigan niyang si Andrew. At sa hindi inaasahan, ay nakilala nito si Ella. Paano kaya ito makaka-apekto ngayon kay Mateo? Tunghayan sa ika-anim na kabanata. Maglalakad na sana si Mateo papalayo, ngunit agad siyang napahinto nang maulinigan ang sinabi ni Andrew. "Well, I finished my business a few minutes ago, but I ran into your housekeeper. I stopped to talk and be polite. Isn't that the proper thing to do?" Nagpintig ang tenga ni Mateo. "Besides, liyay una biyesa. Devu dare yon chiyata piyo David Sina sai. She's a beauty. I have to get a closer look, you know." Dagdag na sabi pa ni Andrew at animoy inaasar niya talaga si Mateo dahil sa kanyang mga komento patungkol kay Ella. Si Ella naman ay pabalik-balik ang tingin sa dalawang magpinsan. Hindi niya naiintindihan kung anong nangyayari. Pero parang may tensyon sa pagitan ng dalawang ito. Humarap si Mateo at pinasadahan lang ng masamang tingin si Andrew bago lingunin si Ella. "Go back to your work." Tila nasaktan si Ella ng kaunti nang sabihin iyon ni Mateo. Dahil tila ang lagay-bay, bawal din siyang makipag-usap sa ibang tao, kahit saglit lamang. "Mateo, perche se cose severo al improviso. Non dermice tie piace, questa ragazza." "Wow, te stai por sposare, mi vuoi ancora verni un po'? Mio cugino è in ghiacatore." "Mateo, why are you being so strict all of a sudden? Don't tell me you like this girl. Wow, you're getting married. Yet you still want to get some? My cousin's a player." Hindi gaanong naintindihan ni Ella ang sinabi ni Andrew, pero nang makita niya ang naging reaksyon ni Mateo, mukhang hindi maganda iyon. "I'm not joking around, Andrew. Go back now." Seryosong sabi ni Mateo. Itinaas ni Andrew ang dalawa niyang kamay. "Of course, bro. I'm just chilling, okay?" Sinama ang muli ni Mateo ng tingin si Andrew bago ito tuluyang lumabas ng kusina. Lumapit ng kaunti si Andrew kay Ella at bumulong ito. Tila tumayo ang mga balahibo ni Ella sa lalim ng boses ng binata. "I gotta go now. See you around, Mia Senora. My lady." Sabi ni Andrew, sabay kuha sa kamay ni Ella at halik dito. Naiwan naman doon si Ella, nagulong-gulo dahil hindi niya lubos maunawaan kung ano ang nangyari, gayong nagtatrabaho lang naman siya. Paglabas ni Mateo sa kusina, ay sinalubong siya ng kanyang mama na kakagaling lang sa pakikipag-usap sa wedding coordinator ni na Mateo at Valentina. "Bambino!" "Baby, is there anything wrong? Bad mood ka na naman ba?" Nag-aalala ang tanong ni Mrs. Bianchi, sabay hawak sa magkabilang balikat ni Mateo. Umiling si Mateo at hindi tiningnan ang mga mata ni Mrs. Bianchi. "I'm tired. Let's just do this tomorrow." "But son, parating ng wedding coordinator in a while. Babalik na rin daw si Valentina. She just needed to cool her head." Hindi pinansin ni Mateo ang kanyang mama at naglakad na papaakyat sa kanyang kwarto. "Mateo! Cuál es el tu problema?" "What is your problem?" Hiyaw pa ni Mrs. Bianchi. "I said I'm tired, Mama." Mabilis na sabi ni Mateo
at padabog na isinarang pinto ng kanyang kwarto. Naiwan si Mrs. Bianchi sa sala na takang-taka at dahil kanina pa nagkakaganoon ang kanyang anak. Hindi niya mawari kung ano ang dahilan sa likod ng pagkakaganito ni Mateo. Hindi naman ganito umasal si Mateo. Ang huling beses na naging ganito ang anak niya ay noong pinabalik niya ito sa Italia upang lumayo sa kung sinong babaeng napupusuan ito. Lumabas na nga si Andrew mula sa kusina. Sa kanyang paglabas ay naabutan niya si Mrs. Bianchi na nakatingala at nakatingin sa direksyon ng kwarto ni Mateo. Zia, is there a problem? Inis na tinuro ni Mrs. Bianchi ang kwarto ng kanyang anak. Ayan, Mateo is a problem. He's been acting weird since the other day. And I cannot figure out what's wrong with him. Pinasasakit ng batang yan ang ulo ko. He's been like that since when? I don't know. Noong birthday ng kanyang papa. Medyo maayos pa naman siya. For some reason, something has changed. I don't even know if he's stressed because of the upcoming wedding or with the pressure of doing our family business. Pero ay nako, hindi ko alam ang gagawin ko sa kanya. Mista stressando. He's stressing me out. Huh. Biglang sabi ni Andrew. Kung totoo ngang nagkakaganoon si Mateo, hindi kaya may posibilidad na dahil ito sa kasal? At bakit naging ganoon na lamang ang reaksyon ng kanyang pinsan nang kausapin niya si Ella? Could you please talk to him? I will, Zia. But maybe he's just stressed about the wedding. I mean, I wouldn't want to get married, so I wouldn't be excited for that one either. Kumunot ang noon ni Mrs. Bianchi. Bakit naman hindi siya ma-excite? Valentina's the love of her life. Nagkibit-balikat si Andrew. Well, the pressure of getting married is real. And so does being the successor of Zio. Maybe he's just really stressed. I'll find out, don't worry. Dahil biglang ang nagbago ang mood ni Mateo, hindi na natuloy ang nararapat sana ang simula na paghahanda para sa kasal nilang dalawa ni Valentina. Umalis na rin si Andrew dahil may appointment pa ito at baka mabara lang din ang pinsan. Buong araw lang yung nakaupo si Mateo sa kanyang kwarto. Hindi siya bumababa at tila sobrang lalim ng kanyang iniisip. Nang makaramdam siya ng gutom, ay tinawagan niya si Ella sa intercom upang magpahanda ng pagkain. Ilang saglit pa, ay pumasok si Ella sa kwarto ni Mateo habang daladala ang tray ng pagkain nito. Senyore, ang pagkain niyo po. Hindi makatingin si Ella kay Mateo. Sariwa pa rin sa kanyang alaala ang ginawang paghalik sa kanya ni Mateo kagabi. At nahihiya pa rin siya dahil sa aksidenteng pagtapon niya ng wine kay Valentina na nagdulot pa yata ng away sa pagitan nilang dalawa. Tiningnan ni Mateo si Ella. Ilapag mo muna yan, sabi nito. Sumunod si Ella at nilapag nga sa isang tabi ang tray ng pagkain. Sige ho, mauna na ho ako. No, sit here. Utos ni Mateo, sabay tapik sa kanyang kama. Oh, senyor, may lilinisin pa ho ako. Sabi ni Ella at nagsimulang maglakad papaatras. Lumalakas na rin ang kabog ng kanyang dibdib. Tumingin ang diretso si Mateo sa mga mata ni Ella. I said, sit here. Dali-daling sumunod si Ella kay Mateo dahil baka bigla pa siyang paggalitan nito. Bagaman kinakabahan sa sasabihin ng amo, sinubukang pakalmahin ni Ella ang kanyang sarili. I don't want you talking with other people, especially other men, while you're at work. Panimula ni Mateo. Agad na naguluhan si Ella. Ano ho, senyor?
Hindi ka pwedeng makipag-usap sa ibang taong pumupunta sa pamamahay na to. Maliban na lang sa amin ni Mama at Papa. Kapag nagtatrabaho ka, sa trabaho lang dapat ang focus mo. Lalong kumunot ang noo ni Ella. Bakit ho ba? Ano ho bang problema, Senyor? Sa pagkakaintindi ko ho, ang usapan ay magiging housekeeper lang ako. Bakit ho pati pakikipag-usap sa iba bawal? Umigting ang mga mata ni Mateo. I'm your boss. Just do what I said. Pero nanay niyo ang nag-hire sa akin. Hindi naman. Nang makita ni Mateo ang mukha ni Ella, ay agad niya itong sinunggaban ng halik. Napakapit si Ella sa braso ni Mateo dahil sa sobrang agresibo ng pagkakahalik nito. Hapit na hapit din ang pagkahawak ni Mateo sa bewang ni Ella. Binuhat ni Mateo si Ella at hindi pinutol ang paghalik sa dalaga. Naglakad siya ng kaunti upang ilak ang pinto. Pagkatapos ay inihiga niya si Ella sa kama at bumaba na ang kanyang mga halik mula sa labi pababa sa mga hita ni Ella. Inilihis ni Mateo ang uniform na suot ni Ella at pinanggigigilan ang loob ng hita nito. Itinaas pa lalo ni Mateo ang mga damit ni Ella. Lalo siyang nakaramdam ng init nang makita ang hubog ng katawan nito. Hinalikan niya ang dibdib ni Ella at napakapit si Ella sa necktie ni Mateo. Biglang nakaramdam ng consciousness si Ella nang tanggalin na ni Mateo ng tuluyan ang kanyang damit. Senyor, mali ho yata ang ginagawa natin. Ikakasal na ho kayo. Hindi pinansin ni Mateo si Ella at nagpatuloy lamang. Tinanggal na niya ang kanyang polo at belt. Idiniin niya na ang sarili kay Ella at halos mapasinghap si Ella nang maramdaman si Mateo na nagbabadyang pumasok. Senyor, kumunot ang noon ni Mateo nang makita ang parang tahi sa bandang tiyan ni Ella. Agad siyang natigilan sa paghalik kay Ella at lumayo ng kaunti. Nagtaka si Ella nang lumayo si Mateo. Why do you have that stitch? Kunot noong tanong ni Mateo habang hindi naaalis ang tingin sa tahi ng tiyan ni Ella. Agad na kinuha ni Ella ang kumot upang takpan ang kanyang katawan. Hindi niya sinasagot si Mateo. Bagay na labis na ipinagtataka ng binata. Tumayo si Mateo mula sa kama at tinalikuran si Ella. Medyo nainis siya sa kanyang sarili dahil sa kanyang naging tanong. Matagal naman ang sinasabi sa kanya ni Mrs. Bianchi na ang mga katulad ni Ella ay hindi dapat pinagkakatiwalaan dahil malamang ay ginagamit lamang siya nito. Na maraming lalaki si Ella at kapag nakuha na niya ang lahat mula kay Mateo ay siguradong iiwan niya rin ito. Hindi na rin naman niya muling nakita pa si Ella mula nung naaksidente siya. Kaya malamang ay may nakapiling na itong ibang mga lalaki. Hindi naman malabo na maraming magnanais na makaisa kay Ella dahil sa angking ganda nito. Inis na hinarap muli ni Mateo si Ella. Bakit ka may tahi? Do you have a child? Naguluhan si Bella sa biglang naging asal ni Mateo. Ano ho bang gusto niyong iparating, Senyor? Why can't you answer me? Do you have a child? Who's the father of that? How many men have you slept with? Gigil na tanong ni Mateo. Hindi makapaniwala si Ella sa mga naging bintang at tanong ni Mateo sa kanya. Itinapis niya ng mahigpit ang kumot sa kanyang katawan. Taas noon niyang hinarap si Mateo. Katulong niyo ho ako, oo. Pero wala naman ho siguro kayong karapatan para pagsilitean ako ng ganyan. Hindi niyo ako pag-aari. At huwag niyo ho sana akong itrato ng ganito. Tumayo si Ella at nagmamadaling sinuot ang kanyang mga damit. Hindi na niya naayos pang pagsuot at dali-dali na siyang lumabas upang makalayo kay Mateo. Si Mateo naman ay napabato ng isang vase. Napasabunot din siya sa kanyang sarili dahil sa sobrang inis. Nang makalabas si Ella
ay umiiyak siyang tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Lingid sa kanyang kaalaman, kanina pa nakatayo si Mrs. Bianchi sa may gilid ng hagdan at nagmamasid. Nang makita niyang lumabas si Ella mula sa kwarto ni Mateo, nang gulo ang buhok at damit, ay bigla itong kinabahan dahil pakiramdam niya ay merong mali. At dito nagtatapos ang 6 na kabanata. Sa susunod, please comment down below kung ano sa tingin mo ang gagawin ngayon ni Ella pagkatapos ng ginawa sa kanya ni Mateo. Itutuloy kaya ni Mateo ang pagpapakasal kay Valentina? Ano rin kaya ang gagawin ni Mrs. Bianchi? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento mo. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Wow, Eliana! Never thought I'd see you here. Why aren't you at the Bianchis? Nagbaalam mo ako na malilate. May nilakad ho kasi akong papeles. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento mo. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Sa nakaraang kabanata, pagkatapos magpahatid ng merienda ni Mateo sa kanyang kwarto, ay hindi agad ito pinalabas si Ella. Muntik nang may mangyari sa kanilang dalawa, nang mapansin ni Mateo na may tahisat siya ni Ella. At nang tinanong niya ito kung may anak na ba, ay hindi siya diretsong sinagot ni Ella. Nakita ni Mrs. Bianchi si Ella palabas ng kwarto ni Mateo na wala sa ayos ang sarili. Paano kaya babaguhin na yun ang pakikitungo ni Mateo at Ella sa isa't isa? Tunghayan sa 7 kabanata. Mga 10:00 na ng umaga, subalit hindi pa rin pumapasok si Ella. Taliwas ito sa ugali niya noong napakaaga kung pumapasok lagi upang makapaghanda ng almusal para sa pamilya ni Mateo. Kanina pa rin pasilip-silip si Mateo sa kusina upang matanawan kung nandoon na si Ella. Napansin naman ni Mrs. Bianchi na kanina pa nga palakad-lakad at hindi matali si Mateo. Mistulang meron itong hinahanap. Kanina pa pabalik-balik si Mateo at tingin ang tingin sa paligid ng bahay. Hindi sinasabi ni Mrs. Bianchi ang nakita niya kagabi. Yung paano niya nakita si Ella na lumabas mula sa kwarto ni Mateo, nang gulo ang parehong damit at buhok at tila naiiyak pa. Hindi ito tinatanong ni Mrs. Bianchi kay Mateo dahil hindi naman siguro gagawa ng kahit na anong kalokohan ang kanyang anak, lalo pat ikakasal na ito. Isa pa'y hindi hamak nakatulong lang naman si Ella at napaka-imposibleng magustuhan ito ng kanyang anak. Pero dahil sa mga inaasal ni Mateo ngayon, tila nag-iibang nararamdaman ni Mrs. Bianchi. Merong ideyang gumugulo sa kanyang isipan, pero hindi niya lamang lubos mawari kung ano iyon. Mateo, per favore. Please, for the love of God, magtigil ka nga sa pabalik-balik mo at nahihilo ako. Pagsita na ni Mrs. Bianchi kay Mateo. Natigilan naman si Mateo at napakamot sa kanyang ulo. Magsasalita pa sana si Mrs. Bianchi upang sawayin si Mateo, ngunit biglang may tumawag sa kanya. Tiningnan niya iyon at nakitang si Ella ang tumatawag. Eliana, where are you? Late ka na! Bungad ni Mrs. Bianchi. Napansin niya agad ang pag-angat ng tingin ni Mateo. Nagkunwari lamang siyang hindi niya iyon nakita. Magandang umaga ho, Mrs. Bianchi. Pasensya na ho, hindi ako nakapagpaalam agad. Malilate ho kasi ako kasi andito pa po ako sa agency at may importante lang ho akong inaasikaso. Emergency lang ho. Papasok naman ho ako kapag natapos ho agad. Nagmamadaling paliwanag ni Ella. Okay, okay. Make sure na makakapasok ka ha. Oho, maraming salamat ho. Ibinaba na ni Mrs. Bianchi ang telepono. Pagkababang pagkababa, ay agad na nagsalita si Mateo. Was that Ella? Where is she and why is she late? Kumunot ang noon ni Mrs. Bianchi. What is up with you? And why do you seem so curious about our maid? Diretsong tanong na ni Mrs. Bianchi. Biglang napalunok si Mateo
at napaiwas ang tingin sa kanyang mama. I just need to have my things fixed. You know, I'm going on a business trip, right? Bahagyang tumango si Mrs. Bianchi. Hindi siya gaanong kumbinsido sa paliwanag ng anak. Lalo pat ibang reaksyon nito. Oh, well, apparently she has an emergency that she needs to attend to. Mamaya pa raw siya papasok. Nakita ni Mrs. Bianchi kung papaanong nainis ng kaunti si Mateo. Why can't you fix it yourself? Palagi mo namang ginagawa yun before. You know, I'm really stressed lately, right, Mama? At bakit kasi nalilate yan? Why hire someone who can't even embody punctuality? Asar na sabi ni Mateo. Eh kung nagmamadali ka naman, I'll just ask my amiche. Friends, kung po pwede nila tayong mapahiram ng housekeeper for a while. Marami naman dyan, we could just pay them to fix your things. Umiling si Mateo. Never mind, I'll just wait for your Eliana. Sabi ni Mateo, sabay akyat patungo sa kanyang kwarto. Labis namang ipinagtataka ni Mrs. Bianchi ang inaasal ni Mateo. Papasok na sana si Ella nang makatanggap siya ng tawag mula sa agency sa Amerika na pinagmumulan ng mga teachers na pumapasok mula sa iba't ibang bansa. Pinagre-report siya ng mga ito sa kanilang sangay sa Italia kung saan naroon ang isang employer na nag-a-assess ng mga ipapasok na teacher doon. Sa sobrang pagmamadali upang mag-ayos, ay hindi na nakapagpaalam pa si Ella sa mga Bianchi na malilate siya ng kaunti. Laking pasasalamat din ni Ella dahil bukod na ito ang simula ng katuparan ng pangarap niyang maging isang teacher, ay may pagkakataon siyang makaiwas kay Mateo kahit pansamantala. Hindi niya rin kasi alam kung paano ito haharapin at hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang mga sinabi nito sa kanya kagabi. Naging maganda naman ang takbo ng meeting ni Ella kasama ang employer. Nasabi lamang nito sa kanya na mayroong isang private school sa Connecticut na malapit ng magbukas ng mga trabaho para sa gustong mga maging teacher. So, I would just call your agency as soon as the school starts hiring. For now, prepare all your documents because the academic year will open in fall. Yes, ma'am. Thank you very much for the opportunity. Nakangiting sabi ni Ella at saka nakipagkamay sa employer. Pagkatapos ng meeting, ay naisipan ni Ella na bumili muna ng pagkain dahil nararamdaman na niya ang pagkalam ng kanyang sikmura. Natanawan niya mula sa malayo ang sikat na forno o bakery na madalas dinadayo ng mga tao rito sa Milan. Palagi itong nadadaanan ni Ella at palagi siyang natatakam sa mabango at masarap na amoy nito. Pero hindi siya makabili dahil may kamahalan ang tinapay. Bagaman nang hihinayang, naisip ni Ella na wala naman sigurong masama kung ititreat niya ng kaunti ang sarili niya, lalo pat malakas naman ang kanyang pakiramdam na makatatanggap na siya ng isang magandang balita sa susunod na mga buwan. Magiging isa na siyang ganap na teacher at sigurado siyang malapit ng mangyari iyon. Habang nakapila, hindi maiwasan ni Ella ang ma-excite. Ano kaya ang tinapay ang dapat kong bilhin? Naku, sasarap naman ito. Nakakatakam. Tahimik na saad ni Ella sa kanyang sarili. Nang malapit na siya sa pila, ay natigilan siya nang marinig ang pamilyar na boses. You've met one of them already? Okay, just send me the details of all your meeting and let's see how it goes. Nanlaki ang mga mata ni Ella nang makita si Andrew. Senyor? Agad na nginitian ni Andrew si Ella. Wow, Eliana! Never thought I'd see you here. Why aren't you at the Bianchis? Nagpaalam ho ako na malilate ho ako. May nilakad ho kasi akong papeles. Papers? For what? Wala ho. In-interview lang ho ako nung taga-Potenza Agencies. Yung agency ho sa Amerika para sa trabaho roon. You're applying as a teacher? Hindi makapaniwala ang saad ni Andrew. Bakit niyo naman ho nasabi? Paano niyo ho nahulaan? I own Potenza Agencies. Well, part owner.
It's just one of my investments. But really? You're applying as a teacher? If I'm not mistaken, the schools that we're connected with looking for science teachers. Kuminang ang mga mata ni Ella. Oho, graduate ho ako ng education. Pangarap ko ho talagang maging science teacher. At iyon ang paborito kong subject mula elementary. Tumango si Andrew. Well, if that's the case, would you mind having a conversation with me? Napaisip si Ella. Saan naman ho? Tinuro ni Andrew ang kalapit na coffee shop ng bakery. There! Wow, I can't believe you're applying at our agency. What a small world indeed. I'll wait for you over there. Pagkatapos bumili ng tinapay ni Ella, ay pumunta na siya sa coffee shop kung saan nakaupo na si Andrew. I ordered coffee for you too, but if you want any other stuff, I'll ask them to change it. Umiling si Ella. Eh, hindi na ho, maraming salamat ho. So, panimula ni Andrew, sabay patong ng kanyang mga kamay sa mesa. How long have you been trying to apply? Simula ho nang pumunta ako rito sa Italy. Matagal na ho ako naghihintay kaso palagi hong nauunahan dahil may mga nakapila pa. Buti na nga lang ho at natawagan na rin sa wakas. Salamat sa Diyos. Napangiti si Andrew sa naging sagot ni Ella. So, is it really your dream? Won't you miss Italy? Napangalumbaba si Ella. Siyempre ho, mamimiss. Tagal ko rin ho rito. Marami-rami na rin ako naging kaibigan. Pero nasa Amerika ho kasi talagang pangarap ko eh. Tsaka kung matutuloy man ho ako roon, sigurado akong maaahon ko na ho kahit papaano ang pamilya ko. You really love your family, don't you? Sobra po, sabi ni Ella. Medyo puno pa ang bibig nito dahil sa pagkain ng tinapay, kaya natawa ng kaunti si Andrew sa inasal nito. Well, it looks like you're busy. Don't you have any time for boyfriends or girlfriends or whatever way you swing? Umiling si Ella. Naku, wala ho sa bokabularyo ko yan. Naitanong na rin ho sa akin yan ni Mr. Mateo eh. Nanliit ang mga mata ni Andrew. Mateo, speaking of that guy, don't you notice anything weird with him? Natigilan sa pagkain si Ella. Paano ho kakaiba? Nagkibit-balikat si Andrew at sumandal sa kanyang kinauupuan. When I came to the mansion the other day, I just noticed that he seems off. And he looks at you weirdly. He got mad when I was talking to you and even gave me a look. Doesn't it ring any bells? Kumunot ang noon ni Ella. Hindi niya lubos maintindihan kung ano ang gustong iparating ni Andrew. Napansin na iyon ni Andrew, kaya nagpatuloy siya. Mateo, I don't know what's up with him, but as his cousin, I can sense something different. Be cautious, Ella. As much as possible, protect yourself from him. He's a dangerous guy to fall for. Napayuko si Ella. Not to mention his mom, Zia. Did a whole lot of nasty things before. Well, according to what my clan found about her before she married my Zio. Napaangat ang tingin ni Ella dahil doon. Napagtanto ni Andrew na masyado na siyang nagkukwento, kaya agad siyang kumambyo. Anong ginawa ni Mrs. Bianchi? Nagugulahang tanong ni Ella. Mabilis na umiling si Andrew. It's nothing serious. I have a bad memory, so I must have mixed up her story with all my other Zias. It's kind of hard growing up in a big family. Biro nito. Hindi naman in-entertain ni Ella ang biro ni Andrew dahil nalaman na siya ng kaiisip sa mga sinabi ni Andrew sa kanya. Sige ho, mauna na ho ako. Papasok pa ho ako eh. Maraming salamat ho sa pakape. Nagmamadaling paalam ni Ella. Tumayo na siya at aalis na sana, ngunit agad siyang natigilan nang tumambad si Mateo sa kanyang harap. Hindi makapagsalita si Ella nang makita niya
kung paano tumitig si Mateo sa kanya. Malalim ang mga titig nito at hindi maipintang mukha. Saglit na lumihis ang tingin ni Mateo papunta kay Andrew na nakangisi lamang sa pinsan. Tiningnan ng masama ni Mateo si Ella. I thought you were at an emergency. Shh, ganito na palang emergency ngayon. Hanging around with guys instead of doing what you're told to? Inuuna kasing landi kaysa trabaho. Are you nuts? Halos magpantig ang tenga ni Ella sa mga pang-iinsulto sa kanya ni Mateo. Kung makikipag-date ka lang din naman, sana sinabi mong totoo. Hindi mo magkukunwari kang ma-emergency when you know very well na maraming kailangang tapusin sa mansion. Dagdag pa ni Mateo na lalo namang nagpasikip sa dibdib ni Ella. Tumayo si Andrew at pumagit na sa dalawa. Mateo, be cool. I just saw her walking by and invited her for a bit. It's my bad, okay? Don't talk to her as if you own her. I'm not talking to you. Pwede bang huwag kang sumabat? Diretso ang sabi ni Mateo kay Andrew. Okay, okay. Sabi ni Andrew at saka pinanood na lamang ang dalawa. Kesa sagutin pa si Mateo dahil baka magsimula lang ito ng gulo. Huminga ng malalim si Ella bago sumagot. Pasensya na ho. Tumingin ang diretso si Ella sa mga mata ni Mateo. Kagaya ho ng sinabi ko, meron ho akong importanteng inasikaso. Huwag niyo naman ho sana akong pagbintangan ulit at sabihan ng kung ano-ano. Gagawin ko naman ho ang trabaho ko at kung ano mang iutos niyo sa akin. Naglakad na si Ella papalayo sa dalawa at sasakay na sana ng bus. Pero bago pa man siya makatawid, ay isang kamay na ang humawak sa kanya. Tumingala siya para tingnan iyon at halos maghalo-halo ang kanyang naramdaman nang makita si Mateo na nakahawak at nakatingin sa kanya ngayon. At dito na nga po nagtatapos ang ikapitong kabanata. Sa susunod, please comment down below kung ano sa tingin mo ang gagawin ni Mateo. Itutuloy kaya ni Ella ang pag-alis papuntang Amerika? Malalaman na kaya ni Ella ang tunay na pagkatao ni Mateo? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel ito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Dito na lang ho ako. Are you sure? Oho, baka mahirapan ho kayong makalabas eh. Lakarin ko na lang ho kasi malapit naman na. I could park here. I'll walk you to your house. Bago ka pa lang sa channel ito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Sa nakaraang kabanata, nagpaalam si Ella sa mga Bianchis na malilate ng pagpasok sa trabaho dahil aasikasuhin nito ang mga papeles para sa trabaho niya sa Amerika. Galing siya sa agency nang magkita sila ni Andrew. Niyaya siya ng binata na pakipagkwentuhan saglit at hindi inaasahang susundan pala sila ni Mateo. Galit ang binata sa pag-aakalang nakipag-date ang dalaga kay Andrew. Nainis si Ella kaya umalis na sana at sasakay ng bus nang bigla siyang hinatak ng isang braso at nang makalingon si Ella, ito ay kay Mateo. Tunghayan ang ikawalong kabanata. Iginiyan ni Mateo si Ella patungo sa kanyang sasakyan. Dahil sa gulat at bilis na pangyayari, hindi makapagsalita si Ella at hindi niya mapuna kung anong ginagawa ni Mateo sa kanya ngayon. Isinuot ni Mateo ang seatbelt kay Ella at siya ka nagsimulang magpaandar ng kotse. Nilingon ni Ella ang bintana at doon ay nakita niya si Andrew na makahulugang nakatingin sa kanya at tila ba may nais ipahiwatig. Binilisan ni Mateo ang pagpapatakbo, dahilan upang mapakapit ng mahigpit si Ella sa kanyang kinauupuan. Senyor, masyadong mabilis ang pagpapatakbo. Baka ho pwedeng dahan-dahan lang? Pakiusap ni Ella dahil medyo kinakabahan siya sa pagmamaneho ni Mateo. Hindi siya pinansin ni Mateo, bagkos ay ibinaling lang nito ang tingin sa daan. Maya-maya pa'y isang babae ang biglang tumawid dahilan upang biglang mag-brake si Mateo. Ah!
Hiyaw ni Ella. At halos mapapikit siya ng mata sa takot. Saglit na tumigil ang sasakyan, kaya hinarap na ni Ella si Mateo. May problema ho ba kayo, senyor? Ano ho ba yun? Kasi kung meron ho, huwag niyo naman hong ibaling sa akin. Napahigpit ng kapit si Mateo sa manibela. Napansin din niya na magtatanggal na ng seatbelt si Ella, kaya bago pa man niya iyon magawa, pinaandar ng muli ni Mateo ang kotse at binilisan ang pagmamaneho rito. Inis namang ibinaling ni Ella ang tingin sa bintana at pilit na itinuon ang atensyon sa ibang bagay. Nang makarating sila sa mansyon, ay agad na tinanggal ni Ella ang kanyang seatbelt. Bababa na sana siya ng sasakyan, pero bago niya ito magaway, agad siyang pinigilan ni Mateo gamit ang mga kamay nito. Ano ho ba? Agad na siniil ni Mateo ng halik si Ella. Hinawakan niya pa ang mukha nito at malalim na hinalikan ng dalaga. Hindi alam ni Ella ang gagawin noong una dahil alam niyang maling-mali ang lahat ng ginagawa sa kanya ni Mateo. Idagdag mo pa na hindi niya lubos mawari kung ano talagang intensyon nito sa kanya at hindi niya alam kung ano ang sasabihin ng mga ito. Ikakasal na rin si Mateo at anak pa ito ng kanyang boss. Kaya alam ni Ella na hindi ito tama at hindi sila maaaring magkaroon ng relasyong dalawa. Pero ngayong hagka ni Mateo ang kanyang mga labi, tila nakalilimot na naman siya at nadadala ng pagkakataon. Tila may hindi maipaliwanag na atraksyon na bumabalot sa kanya sa tuwing nariyan si Mateo. Gustuhin man niyang pigilan ang kanyang sarili, tila ba ibang ipinahihiwatig ng kanyang buong pagkatao? Lumalim na muli ang mga halik sa pagitan ni Ella at Mateo, pero agad silang natigilan nang may isang kotse ang bumusina sa likod nila. Nanlaki ang mga mata ni Mateo nang makita ang kotse iyon ni Valentina. Kaya naman agad siyang lumayo kay Ella at pinunasan ang kanyang labi. Kumunot ang noon ni Ella. Go out now. Bagaman naguguluhan, sumunod na lang sa Ella at nagmamadaling bumaba mula sa kotse ni Mateo, papasok na sana sa mansyon. Ngunit agad siyang natigilan nang tawagin ni Valentina ang pangalan ni Mateo na kabababa rin lamang. Baby! Sabi ni Valentina, sabay halik ng mariin kay Mateo. Napaiwas ang tingin si Ella dahil doon. Saglit namang pinasadahan ni Mateo ng tingin si Ella nang angkinin ni Valentina ang kanyang labi. Oh, Eliana! You're there pala! How are you? Bati ni Valentina kay Ella at saka ito beneso. Nagulat naman si Ella sa pakikitungo ni Valentina sa kanya dahil noong huli silang nagkita, halos kasuklaman niya ito. Napansin ni Valentina ang kaunting kalat ng lipstick sa labi ni Ella. Your lipstick is smudging. Nagulantang ng kaunti si Ella nang makita iyon ni Valentina. Kaya agad siyang nagdahilan. Hindi lang ho ako nakapag-ayos ng makeup dahil sa pagmamadali. Malilate na ho kasi ako kanina. Oh, okay. Sabi ni Valentina, sabay sipat kay Ella. Kinabahan si Ella nang tingnan siya ni Valentina mula ulo hanggang paa. Matamis na nginitian ni Valentina si Ella. You shouldn't be worried about it. It happens to me. A lot. Mostly because Mateo's a good kisser. Biro pa nito. Payak lamang nang umiti si Ella. So why were you at Mateo's car again? Saglit na nagkatinginan pa si Ella at Mateo. She was late. I saw her when I was on my way back, so I decided to give her a ride since we're both going home. I see. Pagtango ni Valentina. Pero sa katunayan, medyo hindi na ito kumbinsido sa paliwanag ni Ella at Mateo. Dahil imposible namang malate si Ella, gayong ayaw na ayaw ni Mrs. Bianchi sa mga ganoong klaseng tao. So, shall we? I'm so stoked about the wedding prep. Excited na sabi ni Valentina. Umangkla siya sa braso ni Mateo at sabay silang pumasok sa loob ng mansyon. Si Ella naman ay sumunod sa kanila.
Dumiretso sa sala ang magfiance, habang sa kusina naman ang tungo ni Ella at doon ay naghilamos at nag-ayos ng sarili. Nagsimula nga silang mag-ayos para sa kasal. May ilang designers at event planners ang naroon. Punong abala na naman si Mrs. Bianchi at ang kanilang wedding coordinator sa pagpaplano. Busy na rin si Ella sa paglabas-masok sa kusina upang maghanda ng pagkain. Palagi rin silang nagkakapalitan ng tingin ni Mateo, kaya naman pilit na itunoon ni Ella ang sarili sa trabaho dahil baka mapahiya siyang muli. Pagkalipas ng ilang oras, ay natapos din ang unang araw ng paghahanda, kaya nagsiuwian na ang lahat. Nagpaalam na rin si Ella. Si Valentina naman ay pinilit si Mateo na ihatid siya sa kanyang bahay. "But you have a car and a driver." Gumuso si Valentina. "But please, baby, come with me." Napakamot ng ulo si Mateo. Kesa maghinala pa si Valentina at kung saan pa mapunta ang argumentong ito, nagdesisyon siyang ihatid na lang ang nobya. Bagay na labis namang ikinatuwa nito. "No, I'm not staying at Mama tonight. Bring me to my apartment." Nang makarating sila sa apartment, ay agad na isinara ni Valentina ang pinto at nagsimulang akitin si Mateo. "Valentina." "What, baby? You like this, don't you?" Bulong nito, sabay haplos sa braso at dibdib ni Mateo. "I'm not in the mood," sabi ni Mateo. "But you're always in the mood." Malanding sabi pa ni Valentina, sabay giling sa katawan ni Mateo. Bagaman nadadala na rin ang bugso ng damdamin, alam ni Mateo na kung may mangyayari man sa kanila ni Valentina ngayong gabi, ibang babae na naman ang hinihiling niyang makapiling. "I said I'm not in the mood. I'm tired and I need to be early tomorrow." Sumimangot si Valentina dahil doon. Pero hindi pinansin pa ni Mateo iyon at lumabas na lamang ng apartment ng nobya. Samantala, lamig na lamig naman si Ella habang naglalakad patungo sa bus stop. Ramdam pa rin niya ang lamig kahit pa may coat naman siyang suot. Wala pa ang isang oras na naghihintay ay nakaramdam na ng panginginig si Ella dahil sa labis na lamig. Kaya nagpasya siyang maglakad-lakad na lang muna ng kaunti at magpalipas sa convenience store sa may hindi kalayuan. Habang pabalik naman si Mateo, ay natanawan niya ang isang babae na naglalakad sa gitna ng napakalamig na gabi. Hindi na niya sana ito papansinin, subalit nang makita niya ng malapitan ang babae, agad niyang inihinto ang sasakyan. Bumati si Mateo mula sa kotse. "What the hell are you doing out there in the cold? Gusto mo bang magkasakit?" Napaubo si Ella, napuno ng pag-aalala ang mukha ni Mateo. "Hindi ka ba nag-iisip? You're putting your health at risk. Baka hindi ka pa makapasok bukas niyan." "Nagtitipid ho kasi ako. Wala namang dumadaan na bus kanina pa kaya kesa mamasahe ako ng mas malaki, maglalakad na lang ako." "Why do you need to save so much? Pinapasweldo ka naman namin na." Napayuko si Ella. "Salat na salat lang ho kasi. Marami hong binubuhay." Malungkot na saad nito. "Ihatid na kita. Go in. At huwag ka nang humindi because I cannot just leave you here." Nagpasalamat si Ella at sumakay na nga sa kotse ni Mateo. Maya-maya pa'y nagsimulang magtanong si Mateo sa kanya. "So would you mind telling me again kung bakit ganon ka kumagtipid?" "Gaya nga ho nang sinabi ko, marami hong binubuhay. May sakit din ho si Papa kaya kailangan ko magpadala ng pera para pang dialysis. Marami rin ho akong kapatid na nag-aaral pa." Nakaramdam ng labis na awa si Mateo para sa sitwasyon ni Ella. Pero hindi niya ito gaanong ipinahalata sa dalaga. "Wala bang ibang tumutulong sa inyo?" "Wala ho eh. Hindi rin naman ganun kabait yung mga kamag-anak namin kasi wala na rin silang napapala kay Papa. Yung Ate Alice ko naman may pamilya na.
At minsanan lang din kung makapagbigay. Hindi rin naman malaki ang kita ni Mama sa pagtitinda. Ako ho talagang breadwinner. Ay, dito na lang ho ako. Tiningnan ni Mateo ang daang tinutukoy ni Ella. Are you sure? Oho, baka mahirapan ho kayong makalabas eh. Lalakarin ko na lang ho kasi malapit lang naman. I could park here. I'll walk you to your house. Bagaman nahihiya, tinanggap na lang ni Ella ang alok ni Mateo. Sabay nga silang naglakad patungo sa tinitirhan ni Ella. Why are you absent nga pala kanina? May nilakad ho akong papeles eh. Kumunot ang noon ni Mateo. Papers? For what? Pupunta ho kasi ako ng Amerika. Natigilan sa paglalakad si Mateo nang marinig ang sinabi ni Ella. Nilingon ni Ella si Mateo. Bakit ho? May problema ho ba? May naapakan ho ba kayo? Umiwas ang tingin si Mateo at saka umiling. No, it's really cold out here nga pala. No wonder why you were freezing earlier. Tumango si Ella at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Hindi man maipahalata, pero parang nadurog ang puso ni Mateo nang marinig mula kay Ella ang plano nitong pagpunta sa Amerika. Makalipas ang higit isang dekada, ay ngayon niya lamang nakitang muli ang dalaga. At ngayong pupunta na ito sa ibang bansa at magpapakalayo-layo, mukhang imposible nang mag-cross muli ang landas nilang dalawa. Gustuhin ba niyang pigilin si Ella? Naisip din niyang wala naman siyang karapatan dahil hindi naman siya kilala nito. Hindi alam ni Ella ang nakaraan nilang dalawa. At para sa dalaga, hindi hamak na boss lamang siya nito. Isa pa'y ikakasal naman na siya. Kaya wala nang saysay at dahilan pa kung isuko niya ang buong pagkatao kay Ella. Ayan ho, dito na lang ho talaga ako. Ayan na ho yung building namin. Third floor lang naman yung kwarto namin kaya hindi niya na ako kailangang ihatid. Kaya ko naman hong maglakad mag-isa. Biro pa ni Ella. Bahagyang natawa si Mateo sa sinabi ni Ella. Hindi mo ako i-invite? Ay naku, masungit ho yung roommate ko. Baka ano pang masabi noon? Secret lang ho ah. Tsaka baka hindi mo kayanin ang gulo ng tirahan ko. Natawa pa sila ng kaunti. Pagkatapos ay nagpaalam si Ella. Tumalikod na ito para maglakad paakyat. Ngunit nahinto rin siya nang tawagin ni Mateo ang kanyang pangalan. Ella? Lumingon si Ella. Bakit ho? Lumapit si Mateo at niyakap ng mahigpit si Ella. Yakap na punong-puno ng pag-aalala at tila ba nagsasabing narito lamang siya para kay Ella kahit na anong mangyari. Nagulat man ang biglang yakapin, tumugon na lang si Ella sa yakap ni Mateo. Pakiramdam niya sa sandaling iyon ay gumaan ang kanyang loob at nawala ang lahat ng bigat ng kanyang dinadala. Bumitaw na si Mateo sa yakap at tuluyan na ngang nagpaalam kay Ella. Ngumiti namang kumaway si Ella kay Mateo hanggang sa makalayo ang sasakyan nito. Nang makalayo si Mateo sa building ni Ella, ay agad niyang tinawagan ang kanyang assistant. Si, senyor? I need you to deposit 500,000 pesos to the account of Alice Jimenez. Label it as an anonymous deposit. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Malalaman kaya ni Ella kung sino ang anonymous donor na ito? Itutuloy pa rin kaya ni Ella ang plano nitong pagpunta ng Amerika? Matutuloy pa kaya ang kasal ni Mateo at Valentina? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel ito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento mo. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Ipapaalala ko lang ang role mo rito sa bahay. Hindi ka rito para maging kaibigan namin. Katulong ka, remember? Baka nakalimutan mo rin ang paalala ko on your first day. Masyado ka na yatang kampante at komportable. Is that a housekeeper like you should act?
Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento mo. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Sa nakaraang kabanata, hinatid ni Mateo si Ella sa kanyang tinitirhan at dito'y nakapag-usap ang dalawa. Nalaman ni Mateo na may plano palang pumunta ng Amerika si Ella para doon magtrabaho. Nalungkot na ng binata ay hindi nito ipinahalata sa dalaga. At bago maghiwalay ng gabing iyon, isang mainit na yakap ang namagitan sa kanilang dalawa. Tunghayan ang 9 na kabanata. Maagang gumising si Ella upang hindi siya malate sa trabaho ngayon. Balita kasi na magkakaroon ng festival sa may kalsada, kaya minabuti na niyang agahan ang paghahanda dahil baka mapagalitan pa siya ni Mrs. Bianchi. Bago maligo, ay minabuti munang i-check ni Ella ang kanyang cellphone upang tingnan kung meron ba siyang mga notifications dito. Nang buksan niya ang mga messages, ay laking gulat niya nang mabasa ang sunod-sunod na text sa kanya ng kanyang kapatid na si Eden. Ate, nakuha na ni Mama at Ate Alice yung padala mo kanina. Maraming salamat, Ate. Napakalaki nitong tulong kay Papa at sa mga gastusin dito sa bahay. Sobra-sobra pa nga. Nga pala, Ate, nakapunta ka na ba ng US? Kamusta ka riyan? Malamig ba? Mas maganda ba kaysa Italy? Sama mo kami riyan, Ate, next time, ha? Salamat ulit, Ate. Halos magusot ang noon ni Ella sa kakukunat nito. Paano makatatanggap ng padala ang kanyang pamilya? Gayong wala naman siyang ibinibigay sa kanila. Lalo na't kapapadala niya lang nitong huling 3 linggo. Agad na tinawagan ni Ella ang kapatid. Pagkatapos ng ilang ring, ay agad rin namang sumagot ang kabilang linya. Hello, Eden? Ate, kamusta ka na? Salamat pala ulit, ha. Napakalaki nito. At sobra-sobra talaga, Ate. Tuwang-tuwang sabi ni Eden. Rinig na rinig din ni Ella sa kabilang linya ang pagpapasalamat sa kanya ng kanyang mama at iba pang kapatid. Pwede ko bang malaman kung sino ang nagpadala? Ikaw, Ate. Hindi. Wala akong pinapadala na kahit ano dahil sa isang araw pa ang sweldo ko. Naku, baka naman nagkamali lang yung transfer. Huwag niyo na munang galawin. Ay, ganun ba, Ate? Nakabili na si Mama ng grocery pang isang buwan gamit yung pere. Maya-maya lang pupunta na sila sa bayan para bumili ng gamot ni Papa. Napaupo si Ella sa kanyang kama. Kung talagang nagkamali lang ang padala, ay hindi niya alam kung paano mababayaran ito. Siya, sige. Pero yung mga natira, itabi niyo muna. Aalamin ko kung saan ang galing ang pera. Baka naman, Ate, may boyfriend ka yan. O di kaya'y secret admirer na sobrang bait. Yee! Ang Ate ko lumalove life na. Pero sige, Ate. Sabihin ko sina Mama, itatabi muna namin ang natira. Malaki pa naman to. Tumango si Ella. Nakipagkwentuhan lang siya saglit. Ngunit agad rin nagpaalam dahil nga maghahanda na siya sa pagpasok. Sa kanyang paghahanda ay agad niyang naalala ang pangyayari kagabi. Wala naman siyang ibang pinagsabihan ng problema ng kanyang pamilya. Sa tuwing manghiram siya ng pera sa mga kababayan niya rito, ay sinasabi niya na panggastos lamang. Tanging si Mateo lamang nakakaalam ng tungkol sa sakit ng kanyang papa. Napaisip si Ella. Hindi kaya si Mateo ang nagmagandang loob na magpadala sa kanyang pamilya? Kung oo, ano naman kaya ang intensyon nito? At paano niya nalaman ng detalye ng kanyang pamilya tulad ng account number at address? Binilisan ni Ella ang pag-aayos upang agad siyang makapasok at masagot ang mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Nang makarating siya sa mansyon, ay agad lang siyang nagpalit ng uniform at saka kumatok sa home office ni Mateo. Senyor, sabi ni Ella habang nakasilip sa uwang ng pinto. Umangat ang tingin ni Mateo mula sa pagbabasa ng mga papeles. Yes, come in. Senyor, pwede ho bang magtanong? May nagpadala ho kasi ng napakalaking pera sa kapatid ko. Wala naman ho akong pinapadala at wala rin ho akong ibang pinagsasabihan tungkol sa sakit ni Papa.
Kayo ho bang nagpadala ng pera? Isinara ni Mateo ang folder ng mga papeles na binabasa niya at tiningnan si Ella. Nagkunwari itong puno ng pagtataka. What do you mean? Dahil sa naging sagot ni Mateo, ay naisip ni Ella na baka naman hindi siyang nagpadala. Marahil ay ang naging amo niya, o di kaya sadyang na mali lang ang transfer. Kung hindi ho kayo, okay lang naman ho. Ayoko rin naman yung tinutulungan ako at itinuturing na charity case nang wala akong alam. Manghihingi naman ho ako kung talagang kailangan. Bakit ayaw mo nang tinutulungan ka? Hindi naman pera lang ang lahat because not anyone sees you that way. I don't see you that way. Tiningnan Ella si Mateo. So, kayo hong nagpadala? Ano naman kung ako nga? Nothing's wrong with wanting to help. Muli naalala ni Ella ang kanyang nakaraan kung saan parang malaking sampal sa kanya ang paghingi ng tulong sa iba. Lahat ng tao kasi ang tingin sa kanya ay bayaran at manggagamit lang. Nakaririnig pa siya ng mga hindi magagandang salita. Gaya ng kung magtrabaho na lang kasi siya sa bar o di kaya iparada ang sarili niya sa Maynila, baka makaahon pa siya. Kaya simula noon ay itinatak na ni Ella sa kanyang sarili na walang ibang tutulong sa kanya kundi ang sarili niya lang. Kung magkakaroon man, walang wala na siya at lubog na ay tsaka niya kakapalan ang mukha niya, manghihiram at sisiguraduhin papalitan niya rin. Minsan ako kasing may tumulong sa akin na lalaki noon. Pero sinabihan ako ng masasakit na salita ng mga tao. Lalo na ng nanay niya. Nakapalit pala ng pagtanggap ko ng malasakit at tulong ay napakalaking kahihiyan. Kaya ho kung kailangan ko talaga, manghihingi naman ako. Pero huwag niyo sanang gawin ang mga bagay na yun kung hindi ko naman hinihingi. Sumeryoso ang mukha ni Ella. Who told you that? Basta ho, ipinadaan lang ho sa kung sino ang mensahe. Senyor, maraming salamat ho sa pagtulong niyo. Pero ito na ho ang huling beses na sasabihin ko ito. Manghihingi ho ako kung talagang kailangan. Pagtatrabahuhan ko ho ang lahat. Hindi niyo ho ako kailangang isalba palagi. Hindi pa nakasagot si Mateo nang agad na bumukas ang pinto at bumungad sa kanila si Mrs. Bianchi. Oh, Eliana, nandito ka pala. Nilingon ni Mrs. Bianchi si Mateo. Anak, nandito ka rin pala. I thought makikipagkita ka sa mga investors at marami ka pang aasikasuhin sa kasal, hindi ba? Umiwas ang tingin si Mateo kay Ella at bahagyang tinanguan ang kanyang mama. Ah, yes, mama. Paalis na rin ako. Nagpatimpla lang ako ng kape at may inayos ng saglit. Nang makaalis si Mateo, ay siya namang naglinis si Ella sa kusina. Natigilan siya nang biglang pumasok doon si Mrs. Bianchi at seryoso siyang tiningnan. Eliana? Ho? Magalang na tanong ni Ella at saka humarap kay Mrs. Bianchi. Napansin ko lately na napapadalas ang pagsasama niyo ni Mateo ng kayong dalawa lang. At medyo nauulinigan ko rin na nagkukwentuhan kayo kung minsan. Ipapaalala ko lang. Naglakad si Mrs. Bianchi palapit sa direksyon ni Ella at tiningnan niya mula ulo hanggang paa. Ipapaalala ko lang ang role mo rito sa bahay. Hindi ka narito para maging kaibigan namin. Katulong ka, remember? Baka nakakalimutan mo na rin ang mga paalala ko on your first day. Masyado ka na yatang nagiging kampante at komportable. Is that a housekeeper like you should act? Napayuko si Ella at nakaramdam ng kaba. Pilit niyang iniwasan ang mga tingin ni Mrs. Bianchi dahil sa takot na kanyang nararamdaman dito. Wala naman ho yun, madam. Marami lang ho siyang inuutos. Siguraduhin mo lang na wala. I know my son and I know his attitude. Mabait lang talaga yan at tinuturing na espesyal ang mga tao sa paligid niya. But trust me when I say that he has no interest in you. Kaya huwag ka nang umasa. At huwag mong ipagduldulan ang sarili mo sa kanya. He's my only son.
at siyang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng asawa ko. I will be watching his success. Kaya lahat ng ikikilos niya ay naaayon dapat sa plano at gusto ko. Iniangat ni Mrs. Bianchi ang ulo ni Ella gamit ang kanyang pamaypay. I'll be watching you, Eliana. Naiintindihan mo ba ang lahat ng sinasabi ko? Kinakabahang tumango si Ella. Lumayo ng kaunti si Mrs. Bianchi. Well, ngayong mukhang nagkakaintindihan naman na tayo, pwede ka nang bumalik sa trabaho. I want you to fix the picture frames na nakalagay sa may hagdan. Gusto ko rin sanang magdagdag ng mga lumang baby pictures ni Mateo. Tumango si Ella. Sige ho. Binitawan na ni Ella ang kanyang mga pinupunasan at saka sumunod kay Mrs. Bianchi. Inilabas ni Ella mula sa storage room ang mga kahon ng photo album at iba't ibang memorabilia ni Mateo noong bata. Habang nag-aayos, ay hindi maiwasang matuwa ni Mrs. Bianchi habang inaalala ang mga panahong bata pa si Mateo. Payak lang nang umingiti si Ella dahil baka akalain ito na masyado na naman siyang nagiging maosisa. Hinahayaan niya lang na magkwento ng kusa si Mrs. Bianchi sa kanya. Mateo was so cute. Look at him. Tiningnan ni Ella ang picture ni Mateo noong bata na naka-school uniform. Pwede ko bang magtanong? Nahihiyang sabi ni Ella. Why? Akala ko ho, dito na ko kayo sa Italy na nirahan. Parang uniform ho yan ng public school sa atin ah. Tiningnan ni Mrs. Bianchi ang picture. Ah, this? Oo, we lived in the Philippines when Mateo was a kid. Gusto ko nga sa private siya ipag-aral, but he insisted na dito na lang. Pumunta ulit kami sa Italy after his preschool. Kaso nga nagkasakit din naman yung tunay niyang tatay and eventually died. Kaya pinabalik ko muna si Mateo rito to finish his high school and makapagsimula muna ng college. Napatango si Ella sa hindi maipaliwanag na dahilan. Habang tinitingnan niya ang mga pictures ni Mateo, ay para bang kilala niya ito at nakita noon pa. I miss his old face. Kumunot ang noon ni Ella. Old face ho? Parang nag-iba nga hong itsura ni Senyor. Itong puberty na tinatawag, ano? Oh, I wish it's just a puberty. Pero hindi. Naaksidente si Mateo when he was around first or second year college. I can't remember the exact year. Basta his life was on the line. Ilang gabi akong umiyak at nagdasal for his recovery. He survived naman. But he had to undergo series of plastic surgeries dahil malaki ang naging damage sa mukha niya. Halos tumayo ang mga balahibo ni Ella sa kanyang narinig. Ay ayun, kunin mo isang box. Andoon ang mga pictures ni Mateo when he was a teen. Kinuha ni Ella ang kahon. Nang buksan niya ni Mrs. Bianchi, ay agad niyang kinuha ang mga pictures at ipinakita kay Ella. Hindi maipaliwanag ang nararamdaman ni Ella nang iabot sa kanya ni Mrs. Bianchi ang nakabaliktad na frame. Here, take a look. Gwapong-gwapo ang anak ko noon. Gwapo pa rin naman siya hanggang ngayon. There's no doubt about that. Pero noon, nanako, mukhang heartthrob ang anak ko. Nanginginig na inabot na Ella ang frame. Ibabaliktad na sana niya ito upang matingnan. Ngunit biglang may gumapang na insekto mula sa picture, kaya agad silang napabalikwa si Mrs. Bianchi. Nabitawan ni Ella ang frame, dahilan upang mabasag ito ng kaunti. Pupulutin na sana ni Ella ang frame, ngunit agad siyang natigilan nang marinig si Mateo na nagsalita. Bakit niyo pinapakialaman ang gamit ko? At dito nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below kung tuluyan nga bang makikita ni Eliana ang dating mukha ni Mateo sa pamamagitan ng mga pictures na to. Ano kaya magiging reaksyon niya kapag nalaman ng tuluyan ang totoong katauhan ni Mateo? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin natuto. She left you, remember? Didn't even say a word.
She just disappeared. Walang explanation. Walang pasabi. You were hopeful. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Sa nakaraang kabanata, nalaman ni Ella na nagpadala ng malaking halaga si Mateo sa kanyang pamilya. Samantala, muli naman siyang pinaalalahanan ni Mrs. Bianchi na katulong lamang siya ng pamilya nito. Kasalukuyan nilang binubuksan ni Mrs. Bianchi ang kahon kung nasaan ang mga old pictures ni Mateo. Tutuklasan na kaya ni Ella ang tunay na pagkatao ni Mateo? Tunghayan sa 10th kabanata. Anong ginagawa niyo sa mga gamit ko? Kinuha ni Mateo mula sa mga kamay ni Ella ang picture frame bago pa man niya ito tuluyang makita. Sumeryoso ang mukha ni Mateo at baka sa kanya ang hindi pagkagusto sa ginagawa ni Mrs. Bianchi ngayon. How many times have I told you na huwag pakikialaman ng mga ito? I already left all of this in my past. Ti piace davvero rovinare tutto, mama. You really like to mess up everything, mama. Inis na sabi Mateo sa kanyang mama. At saka ipinagbabalik sa kahon ang mga luma niyang picture. Filio, son. Gusto ko lang naman i-display ang mga ito sa bahay natin. I just want to cherish some memories. Lalo na't malapit ka ng ikasal. It's as if I'm going to lose my baby boy again. Paliwanag naman ni Mrs. Bianchi. Napahilamos ang mukha si Mateo sa sobrang inis. Basta conquestes tronsate, mama. Stop with this bullshit, mama. Get out. Sabi nito, sabay turo sa labas ng stockroom. But son? Pagalma ni Mrs. Bianchi. Si Ella naman ay nakatayo lang sa gilid habang tinitingnan si Mateo ng puno ng pag-aalala. I said get out of here, mama. Don't let me repeat myself again. Dahil sa sinabi ni Mateo, umalis na nga si Mrs. Bianchi. Saglit pang tiningnan ni Ella si Mateo bago ito sumunod at lumabas. Gulat na gulat siya sa mga sinabi ni Mateo sa kanyang mama. Para bang galit na galit ito at nakagawa ng malaking krimen si Mrs. Bianchi. Could you please give me some tea, Eliana? Iakyat mo na lang sa kwarto ko. I don't feel so well. Utos ni Mrs. Bianchi kay Ella habang nakahawak sa kanyang sentido. Agad naman siyang sinunod ni Ella. Hindi lubos mo unawaan ni Mrs. Bianchi kung bakit ganoon na lamang kumakareact si Mateo, gayong gusto niya lang namang sariwain ang mga alaala ng nakalipas. Nang makaalis si na Mrs. Bianchi at Ella sa stockroom, ay agad na isinara ni Mateo ang pinto. Pagkatapos, ay isa-isa niyang pinagbabato ang kanyang mga lumang litrato. Para sa kanya, ang mga larawang iyon ay nagbabalik lamang ng lahat ng mga sakit ng kanyang nakaraan. Hindi niya gustong alalahanin pa ang mga iyon. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbabato, ay natigilan siya nang makita ang isang picture. Picture niya iyon kasama si Ella bago magfiesta sa Batangas. Masaya sana ang araw ng fiesta na magaganap kinabukasan at puno lamang ng pagdiriwang. Subalit ayon din ang araw na nagpabago sa kanyang buhay. Ikaw talagang pinakamaganda sa buong mundo. Papuri ni Mateo kay Ella nang sunduin niya ito sa bahay nila. Nakasuot ito ng puting bestida at nakatali lamang ng simple ang buhok. Ngunit angat na angat ang kagandahan nito. Gabi bago ang piyesta ay naisip ni Mateo na sabihin kay Ella na nais niya itong ipakilala sa kanyang mama. Umuwi kasi ang kanyang mama mula sa Italia upang magbakasyon ng sandali. Umupo sila sa isang upuan sa parke habang kumakain ng ice cream. Mateo, may sasabihin sana ako? Sabi ni Ella. Ako muna. Tugon naman ni Mateo. Napalunok si Ella. Hindi niya alam kung papaano ipapaliwanag kay Mateo na nakatanggap siya ng mensahe mula sa kung sino at pinipilit na makipaghiwalay rito.
Mama's home. I want you to meet her. Nakangiting sabi ni Mateo. Napawi ang kanyang ngiti nang makitang hindi naman masaya si Ella. Bagkos ay bakas ang kaba sa mga mata nito. Why? Is everything okay? Puno ng pag-aalala ang saad ni Mateo. Agad na umiling si Ella. Kinakabahan lang ako. Oo, kinakabahan lang. Sabi nito. You have nothing to worry. I'm sure Mama would love you. Sabi ni Mateo, sabay hawak sa kamay ni Ella at nagsimulang magkwento sa kanya tungkol sa kanyang mama. Hindi naman maipintang mukha ni Ella dahil bukod pa roon, aalis na ang kanyang pamilya bukas patungo sa Iloilo. Kinabukasan ay nagsimula na nga ang piyesta. Saktong birthday rin ni Mateo kaya naman masayang-masayang araw niya. Dahil bukod sa masiglang paligid, narito ang kanyang mama at maipapakilala na niya sa wakas si Ella sa kanya. Napagkasandoan ni Mateo at Ella kagabi na magkita na lamang silang muli sa parke. Gusto sana ni Mateo na sundin na lamang si Ella muli sa kanilang bahay, ngunit desidido si Ella na huwag na at magkita na lamang sila. Nakaupo si Mateo sa parke habang hawak-hawak ang isang bigkis ng gumamela. Paboritong bulaklak ito ni Ella. Kahit siya ang may birthday, gusto niya pa rin regaluhan ang babaeng pinakamamahal niya bukod sa kanyang mama. Patuloy lamang na naghihintay si Mateo roon, ngunit lumipas ang ilang oras ay hindi nagpakita si Ella. Biglang kinabahan si Mateo at tiningnan ang kanyang maliit na telepono. Kung may text ba si Ella? Tinawagan niya ito, ngunit agad ring napuputol ang linya. Dahil wala pa rin si Ella at naisip niyang baka mapahiya siya kung bumalik siya sa bahay nang walang kasama, lalo pat pinangako niya na isasama niya si Ella at ang mga kaibigan niya roon. Nagdesisyon si Mateo na tumungo sa resto na pinagtatrabahuan ni Ella upang magtanong at magbaka sakali na baka naroon naman si Ella at nautusan lang na mag-shift. Sumakay siya sa kanyang motor na pilit niyang hiningi sa kanyang mama at saka tumungo roon. Nandito ba si Ella? Humangos na tanong ni Mateo. Kumunot ang noon ng isang server doon. Matagal nang nag-resign si Ella. Ano? Kinakabahang tugon ni Mateo. Itinigil ng server ang pagpupunas niya ng mesa at saka hinarap si Mateo. Oo, matagal na siyang nag-resign. Noong isang linggo pa yata. Pupunta na yata ang pamilya nila sa ibang probinsya. Para yata sa papa niya eh. Ewan? Tila gumuho ang mundo ni Mateo sa narinig. Kailan pa siya umalis? Saan siya pumunta? Ewan ko. Basta kaninang madaling araw yata ang biyahe. Dali-daling pumunta si Mateo sa bahay ni Naela. Pagkarating doon, ay nanlumo siya nang makitang sarado na ang mga pinto at bintana. Ilang beses siyang sumigaw at kumatok, pero walang sumagot sa kanya. Hanggang sa isang kapitbahay na nilang pumigil kay Mateo at nagsabing wala na nga si Naela roon. Pinayuhan siya nito na tumungo sa pier at baka maabutan pa si Ella. Dahil sa pagmamadali, nakalimutan na ni Mateo ang magsuot ng helmet. Binilisan niya ang pagpapatakbo sa kanyang motor sa pag-asang maaabutan pa si Ella. Ngunit ilang saglit lang ay biglang lumabo ang paningin ni Mateo hanggang sa biglang dumilim ang paligid. Naisugod naman kaagad si Mateo sa ospital at nakasuhan din ang bus driver na nakasagasa sa kanya. Subalit malala ang mga injuries na kanyang tinamo, particular na sa kanyang mukha. Kung kaya't kinailangan niyang dumaan sa napakaraming plastic surgery dahilan upang hindi na siya mamukhaan pa ng kahit na sino ngayon. Lalong-lalo na si Ella. Natigil ang pag-alala ni Mateo sa kanyang nakaraan nang makaramdam siya ng sakit sa kanyang kamay. Napadiin pa lang pagkakahawak niya sa frame na basag dahilan upang masugat at magdugo.
Napabitaw si Mateo sa frame at napahawak sa kanyang kamay. Saglit siyang umupo sa gilid at kinuha ang emergency kit na naroon sa loob ng stockroom upang gamutin ang kanyang sugat. Nang makuha ang gamot at makaupo, ay hindi niya mapigilang kausapin ang kanyang sarili habang pinipigilan ang pagdudugo ng sugat niya. "Damn you, Mateo," natatawang sabi niya sa kanyang sarili. "Hanggang ngayon, hindi ka pa rin natututo. She left you, remember? Didn't even say a word. She just disappeared. Walang explanations. Walang pasabi. You were hopeful. Pero pinaasa ka lang niya. And you were doing great, diba? Masaya ka na dito sa Italy. And you met someone new." Nagbabadyang tumulo ang mga luha ni Mateo. "You met someone new. And you're about to start a new life again. Dahil sa wakas nakahilom ka na. But just as you were about to begin again, she came back." Tumingala si Mateo upang pigilan ang mga nagbabadya niyang luha, ngunit hindi naman ito naging epektibo. Isa-isa pa rin tumulo ang kanyang mga luha, tanda ng labis na sakit na kanyang nadarama. "You just love her so much na kahit anong pigil mo, kahit anong subok mo, nakalimutan na lang siya at paulit-ulit na itatak sa sarili mo na huwag mo na siyang alalahanin pa. And just look at her as a stranger. Wala. You are under her spell. Isang salita niya lang, you come running. Isang tingin niya lang, isang ngiti, isang tawa, you fall all over again." Napahigpit ng hawak si Mateo sa kanyang kamay. "Hindi ka na makakawala. At mukhang hindi ka na makakalaya pa." Gustuhin man na ipakilala ni Mateo ang sarili niya kay Ella, hindi niya talaga ito magawa dahil sa takot na baka wala nang pakialam pa si Ella sa kanya. Dati na siyang tinalikuran nito at hindi malabong gawin niya ito ulit. Sa isip ni Mateo, kayang-kaya siyang saktan muli ni Ella at maging dahilan sa muling pagkasira ng buhay nito. Para sa kanya, ang nararamdaman niya para kay Ella ay isang pana na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso. Wala na sigurong dahilan pa para tulungan at isipin niya si Ella. Kaya niya lang naman naisipang tulungan si Ella ay dahil baka kapag ginawa niya yon, hindi na ito pumunta pa sa US at manatili na lamang sa kanyang tabi. Pero wala naman sigurong saysay pa ang lahat at mas mainam kung kalimutan na lamang niya si Ella at piliting mamuhay ng malaya at kumawala sa gapos ng pagmamahal niya para kay Ella. At isa pa, ikakasal naman na siya kay Valentina at iyon ang nararapat na gawin. Nang matapos gamutin ang sugat, ay lumabas si Mateo mula sa stockroom habang bitbit ang iilang kahon na naglalaman ng mga pictures. Napansin siya ni Ella, kaya agad niya itong nilapitan. "Senyor, ako na lang ho yan. San ho ba dadalhin?" Napansin din ni Ella ang bandage na nakabalot sa kamay ni Mateo, pati ang dugo na tumagos mula rito. "Ay naku, may sugat pa ho yata kayo. Ako na lang ho riyan, senyor." Lumapit si Ella at kukunin na sana ang mga kahon mula sa kamay ni Mateo, pero dinaanan lamang siya nito. Hindi pinansin ni Mateo si Ella at nagpatuloy lamang sa paglalakad hanggang sa makaakyat siya sa kanyang kwarto. Kinagabihan ay umalis si Mateo. Nadaanan niya si Ella na naglilinis sa living room. Babatiin sana siya ni Ella, ngunit dire-diretso lang siyang naglakad at hindi ito nilingon. Kaya naman naiwan doon si Ella na labis-labis ang pagtataka dahil hindi naman ganito si Mateo noong mga nakaraang araw. Tila ba galit pa rin ito hanggang ngayon kahit pa hindi naman nila sinasadya na magalaw ang kanyang mga gamit. Kinabukasan nang pumasok si Ella ay agad siyang sinalubong ng balita ni Mrs. Bianchi. "Eliana will be gone for a week. Consider it as your vacation.
Or kung gusto mo, pwede ka namang humanap ng pansamantalang sideline to keep you busy. Bakit ho? Pwede ho bang malaman kung anong meron? We're going to Sicily for the wedding. Gusto ng dalawa ng southern wedding kaya everyone is excited. Lalo na si Mateo. He was the one who insisted na mapaagang kasal. I'm so happy for my son. Hindi maintindihan ni Ella kung bakit. Pero pakiramdam niya eh, tila nadurog ng pira-piraso ang kanyang puso dahil sa balitang ikakasal na nga talaga si Mateo. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below kung sa tingin mo eh, kaya ba kaya talagang ituloy ni Mateo ang pagpapakasal niya kay Valentina? Dito na kaya magtatapos ang istorya ng pag-ibig ni Mateo at Ella? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo ay kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.